Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Na yaon ang tahanan na ibibigay namin sa mga hindi naghangad ng pangingibabaw dito sa lupa at hindi naghangad ng kasamaan. Nang tinutukoy dito ni Allah subhanahu wa ta'ala na tahanan ay ang tahanan sa kabilang buhay doon sa paraiso na inihanda niya para sa mga hindi naghahangad ng pagrihirian o kaya ay ng kapangyarihan o pangingibabaw sa lupa. Nang tinutukoy dito ni Allah subhanahu wa ta'ala ay yaong mga naghangad lamang ng katotohanan sa kanilang pamumuhay at naghangad ng kung ano ang sapat na pumupuno sa kanilang mga pangangailangan at hindi para sa kanilang kasakiman. Yaong mga naghahangad ng kabutihan na hindi naghahangad ng kasamaan. Na ang mga naghahangad ng kasamaan na ito, ang tinukoy dito ni Allah subhanahu wa ta'ala ay yaong mga tao na nagpapakalat ng kasamaan sa lupa na dahil dito sila nakakakita ng kanilang kaligayahan. Dito sila nakakakita ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay o nagdudulot sa kanila ng yaman at kapangyarihan. Nang dalawang katangian na ito ay katangian lamang ng mga nanampalataya na sila ay hindi naghahangad ng pangingibabaw dito sa mundo at hindi naghahangad ng kasamaan sa pamagitan ng pamumuhay nila ayon sa pinakamabuting kabutihan na maaaring isabuhay ng tao. At ito ay ang pamumuhay ayon sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagsamba sa Kanya ng nag-iisa at walang katambal, at ang pag-iwas nila sa lahat ng uri ng kasamaan, sa chismis, sa panluloko, at iba't iba pang kasamaan, lalong-lalo na ang pinakamasamang kasamaan, at ito ay ang pagsamba sa iba pa liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inihanda ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga nanampalataya ang paraiso na maaring ang mananampalataya dito sa mundo ay inaapi, maaring siya ay naghihirap, maaring siya ay hindi nagkakaroon ng pagkakataon na mapunlad ang kanyang sarili dahil sa mga limitasyon ng kanyang pananampalataya. Subalit sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wal akibatu lil muttaqin, ang magandang wakas, ang magandang hantungan ay para sa mga nanampalataya. Kaya magtiis lang tayo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Maaring tayo dito sa mundo ay maraming nararanasan na kabiguan, pighati at paghihirap. Subalit kung tayo ay magiging matapat, matiisin at mga naninindigan sa relihiyon na ito, tayo ay kahabagan ni Allah subhanahu wa ta'ala at tayo inshallah ay magiging kabilang sa mga karapat-dapat sa tahanan doon sa paraiso.